Good morning mga kapatid. Isang pinagpalang araw na naman sa atin na patuloy tayong sinusuportahan ng Diyos sa lahat ng pangangailangan natin. Pinoproteksyon na tayo laban sa COVID-19 virus. At mapalad tayo mga kapatid pagkat natutunan natin na ang Diyos ang ating inaasahan. Ang Diyos ang ating pinagtitiwalaan. Ang Diyos ang ating pinupuntahan upang maging kanlungan. At sinabi ng Panginoon na mapalad ang tao na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. At yun ang ating na-realize, yun ang ating natutunan, at yun ang naipahayag sa atin ng Diyos bilang mga anak na walang ibang pwedeng makatulong kundi ang Diyos lamang. Walang scientist, walang doktor, walang anumang bagay na makakatulong sa atin sa mga panahon ito kundi ang Diyos lamang. Sapagkat ito na ang panahon na sinusubukan ng Diyos ang buong sanlibutan upang hanapin na niya ang mga anak niya nakikilala sa kanya at pababanalin niya yung mga kumilala na at nakikilala niya tayo at nakikilala natin ang Diyos. Kaya buo ang ating puso pananampalatayang hindi tayo pababayaan kailanman ng Diyos. At ito ang ginagawa niya ngayon na pinatutunayan niya siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang kasamaang maghahari sa atin sa mga anak niya kundi siya ang maghahari at ililigtas niya tayo. Ito ang sinasabi niya sa atin sa Psalm 84:11-12. Sapagkat ang Panginoon Diyos ay araw at kalasag. Ang Panginoon ay nagbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakamit ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. O Panginoon ng mga hukbo, mapalad ang tao na tumitiwala sa iyo. So mapalad tayo mga anak ng Diyos na nabigyan ng karunungan na ang lubos na pagtitiwala natin sa Kanya. Ang ating pagtitiwala sa Kanya, buong pusong pagtitiwala na ibinigay natin ang ating buhay sa Kanya, pati kamatayan, yung ating kahapon, yun ngayon at ang kinabukasan, binigay natin sa kamay ng Diyos, kaya naman kakalingain niya tayo hanggang sa wakas at hindi tayo mapapahiya sa araw na yun, sapagkat yung crown of righteousness, yung crown of salvation ay ibibigay sa atin ng Diyos at ito'y nakakasigurado tayo sa kanyang mga pangako. Pagkat siya ang ating kaligtasan. God is our salvation. Sinasabi niya sa Psalm 27:1. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? So anong bagay ang katatakutan natin? Anong bagay ang kasisindakan natin? Ang Diyos ang ating patnubay, ang Diyos ang ating kanlungan. At siya ang magliligtas sa atin sa araw ng kabagabagan. At ito na yung pasimula ng mga kalungkutan, kapighatian sa mundo. Ito'y pasimula pa lamang ng mga bagay na malulungkot at kapighatian dito sa mundo. Kahit itong pasimulang ito, sinisimulan din tayo ng Diyos na magtiwalang lubos sa Kanya at huwag tayong mag-aalinlangan. Magpapakatatag tayo sa pananampalataya upang ma-preserve tayo ng Diyos. Yun ang sinasabi niya. Psalm 31:23-24. O ibigin ninyo ang Panginoon ninyong lahat ng mga banal, pinapalagi ng Panginoon ang tapat at pinaghihigantihan lubos ang manggagawang palalo. Kayo magpalakas at magdalang tapang ang inyong puso, kayong lahat na nagsisiyasa sa Panginoon. Pinapalagi ng Panginoon ang mga tapat. So yun ang hinahanap ng Diyos sa atin kasi tapat siya sa lahat ng pangako niya, sa lahat na sinasabi niya, ginagawa niya. Kahit hindi nga tayo tapat, tapat pa rin siya sa salita niya. Kaya kung tayo magiging matapat, pinapalagi ng Panginoon. He preserved the faithful. Tayo na patuloy na namamalagi sa pananampalataya, He will preserve the faithful. Ito'y nakakatiyak tayo na pananatiliin tayo ng Diyos at mananatili tayo na siya lamang ang ating salvation. Sinasabi din niya sa Psalm 37:39-40. Ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. Sina'y tulutulungan ng Panginoon at sinasagip sila. Sinasagip nila siya sama-sama at inililigtas sila sapagkat sila'y nagsisipagkanlong sa Kanya. So yung lahat ng tunay na mga anak ng Diyos nagsisipagkanlong sa Kanya, tiyak na ililigtas tayo ng Diyos.
at pananatilihin tayo. Siya ang ating magiging kuta ng kaligtasan. He is the refuge during the storm. Siya ang kanlungan natin kapag mayroong storm. At tayo yung matalino na wise na ginawa ng Diyos na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato para kung dumating yung bagyo o anumang lindol, hindi magagalaw yung bato na katayo sa ibabaw ng bato. Yung bato, ibig sabihin na matibay. Kaya magpakatibay tayo, magpakatatag tayong lubos sa ibabaw ng bato, sa pananampalataya, sa Panginoong Yesus. Pagkat nakapangyarihan ang salita ng Diyos, ito'y subok na at patuloy na tayong pangangalagaan ng Diyos habang tayo tapat sa Kanya. Sinasabi niya sa Psalm 62, 1 and 2, ang ganito. Sa Diyos lamang naghihintay ang tahimik ang aking kaluluwa. Sa Kanyang galing ang aking kaligtasan. Siya lamang ang aking kanlungan at aking kaligtasan. Siya ang aking matayog na muog, hindi ako lubhang makikilos. Siya ang ating matayog na muog na hindi makikilos kailanman. Pagkat ito is solid, refuge to is solid na bato. He is the rock of our salvation. Kaya kung tayo patuloy na magtitiwala lang sa Diyos, Siya ang ating magiging shield o Siya ang ating kalasag. Sabi sa Psalm 33:18. Narito ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na natatakot sa Kanya, sa kanila na nagsisiasa sa Kanyang kagandahan loob upang iligtas ang Kanyang kaluluwa sa kamatayan at upang ingatan silang buhay sa kagutom. Hinihintay ng aming kaluluwa ang Panginoon, Siya ay aming saklol at aming kalasag. So iingatan tayo ng Diyos sa buhay na ito kung meron mang pamin, may pestilences o anumang kabagabagan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. At ililigtas tayo sa kamatayan. Hindi tayo ma-infect ng virus para mamatay. Ililigtas niya tayo. Kung meron mang kamatayan magaganap sa atin, magkakaroon ng replacement. Imbis na tayo ang mamatay, yung mga unbeliever na anak ng Diablo, yun ang ipapalit niya para mamatay para sa atin. Gumagawa siya ng replacement. Kasi siya ang ating muog nga eh. Siya ang ating kaligtasan. Kaya iniligtas niya tayo. Sabi sa Proverbs 35, bawat salita ng Diyos ay subok. Siya ay kalasag sa kanila na nangangalong sa Kanya. So subok na ang bawat salita ng Diyos eh. Na-glorified na ang salita ng Diyos eh. Sinubukan ng Panginoong Yesus sa lahat ng bagay. Nagtagumpay siya sa sanlibutan ito, tagumpay din tayo. At ang Panginoon ay kalasag sa kanila, nangangalo sa Kanya. So yung Word of God, pag pinagtiwalaan natin lubos yun, makapangyarihan yun, gagawa. Gagawa ang Espiritu Santo sa atin na dala niya ang Panginoong Yesus. Pinakikilala niya sa atin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. At pag tayo lagi nagtitiwala sa salita, nakakatiyak tayo, gumagawa ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. At tayo mabilis na iniligtas ng Diyos. Sabi sa Psalm 31:1 and 2. Sa iyo, O Panginoon, manganganlong ako. Huwag ako mapahiya kailanman. Palayain mo ako sa iyong katuwiran. Ikiling mo ang iyong pakinig sa akin. Iligtas mo ako madali. Maging matibay na kanlungan na sa akin. Bahay na sanggalan upang iligtas ako. So, iligtas tayo madali. So, nandun yung preparedness ng Lord para protection tayo dyan. Kaya sa virus na yan na magaganap, nagaganap na basta buong mundo, hindi tayo magagalaw ng virus, ni hindi tayo magagalaw ng anumang spirito ng kamatayan. Proverbs 14:26. Sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. Sabi din ng Isaiah 25:4 ang ganito. Sapagkat ikaw ay naging ampunan ng dukha
Ampunan sa mapagkailangan sa kanyang kahirapan, sinungan sa bagyo. Lilim sa init, pagka ang ihip ng kakilakilabot ay parang bagyo laban sa kawatan. Lilim sa init. So, tabing sa atin to. Support, supporta sa atin. Kapag sobrang init, lililiman tayo ng Panginoon. Silungan sa bagyo. A refuge from the storm. Kaya hindi tayo magagalaw ng anong kasamaan dito sa lupa. Bagamat pinahintulutan ng Diyos na maghari ang kasamaan sa lupa, pakikita naman niya ang kapangyarihan niya. Ang mga anak niya hindi magagalaw ng kahit anong wickedness ng demonyo o kalaban. He is the rock of our salvation. Sabi sa Psalm 18:2. Ang Panginoon ay aking malaking bato, at aking kutat, aking tagapagligtas. Aking Diyos, aking malaking bato na kanyang manganlong ako. Aking kalasag at siyang sungay ng aking galigta, aking matayog na muog. So ganito natin tayo sumasampalataya sa Diyos na wala na tayong kinatatakutan. Kahit anumang bagay, lalo ito nagaganap na ito sa mundo, na ipakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Hindi lang tayo ililigtas sa kamatayan, hindi lang tayo ililigtas sa virus, susuportahan tayo ng lahat ng pagpapala ng Diyos, spiritually, physically, materially. At patutunayan niya na siya ang ating kaligtasan. Sabi sa Hebrews 5:7-9. Ganito ang Panginoon eh. Ganito na buhay ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Na siya sa mga araw na kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas lumuluha doon na may kapangyarihan makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay nagdininig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya ay anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng bagay na kanya tiniis. Na siyang nagpaginsakdal at siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na nagsisitalima sa kanila. So he is the author and the finisher of our faith. Natutuhan na ng Panginoon ang pagsunod sa Ama sa mga hirap na dinanas niya, sa mga bagay na kanyang tiniis. Kaya sinusubukan tayo mga kapatid. Kasi titiisin natin itong mga buhay natin ngayon na ito eh. Aasa lang tayo sa Diyos, manonood lang tayo, panonoodin natin ang ginagawa niya, kung paano niya tayo ililigtas. Kung paano iniligtas ang Israel nung araw sa mga Egyptians. Ganun niya din gagawin sa atin pagdating sa araw ng kabagabagan. Ito ang sabi ng Panginoon sa Exodus 14:13-14. Sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot. Tumigil kayo at tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyo nakikita ngayon na hindi na ninyo uli makikita magpakailanman, ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo tatahimik. Be still, chill and relax, manood tayo. Ipakikipaglaban tayo ng Diyos at yung nakikita natin yung mga kaaway na yan, ng mga viruses, papalisin ng Diyos yan. Hindi na mag-aari dito sa Pilipinas yan. At sa pamamagitan ng dalangin ng Iglesia, didinggin ng Diyos ang panalangin ng matuwid at lilinisin niya na lahat ng virus sa Pilipinas. Hindi tayo magagalaw ng anumang masama, para makapamuhay tayo ng mapayapa at iligtas niya tayo sa lahat ng gawa ng kasamaan. 2 Timothy 4:18 may sinasabi siya doon. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama. At ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit, na sumakanya nawa ang kaluwalhatian, magpakialanman siya nawa. So ililigtas tayo ng Panginoon sa lahat ng gawa ng masama. Excuse me. Ililigtas niya tayo sa lahat ng gawa ng Diablo, hindi magnanalo. Gates of hell will not prevail. At ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit. At pagkatapos ng pagsubok na ito sa mundong ibabaw na at na kompleto na ng Ama, ang bilang ng mga hentil, wababain niya ang Panginoong Jesus, dadalhin na tayo sa kaluwalhatian doon sa langit, titira na tayo doon sa kwarto natin doon sa langit.
Kaya malapit na to eh. Konting tiisa na lang mga kapatid. Ang manilit, manalilit tapat na nagtitiis hanggang wakas ay siya maliligtas. So, maaaring kapag yung medyo okay na yung transpo, maluwag na yung biyahe ng mga jeep, yung tricycle, hindi na hassle sa pagbibiyahe, at pwede na magkaroon ng mass gathering, magwo-worship na rin tayo physically dito sa Palating. Nihintay ko lang ang senyas ng Panginoon sa akin kung kailan ko igogo. Kasi hindi tayo kikilos ng hindi malinis ang paligid. Kinakailangan, all cleared eh. Wala na ang kalaban, palis na. Hindi na tayo magagalaw ng anuman. Pagkat yun ang anak ng Diyos eh, nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya magagalaw ng masama kailanman. Hindi tayo papayag na magawa ng anumang kasamaan. Sabi sa 1 John 5:18, nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Dadapot ang ipinanganak ng Diyos, nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. So tayo, ipinanganak na tayo ng Ama eh. Ama na natin siya sa Espiritu. At tayo mga anak ng Diyos ngayon at hindi tayo magagalaw ng masama kasi nag-iingat tayo sa ating sarili. Alam na natin kung ano yung gagawin natin. Binibigyan tayo ng Panginoon ng mga instruction. Acknowledge everything to the Lord and He will direct our path. Ina-acknowledge natin sa Ama ang lahat ng gagawin natin at pinoproteksyonan niya tayo sa lahat ng bagay. At ito mga dumaraan na ito ng mga pagsubok lamang ito sa ating pananampalataya, matatapos din kaagad ito at hindi magtatagal mga kapatid. At habang tayo narito sa ibabaw ng lupa, wala tayong gagawin kundi katulad ng Ama. Tumutunghay lang doon siya sa langit, hinahanap niya yung mga wise na umuunawa, hinahanap niya yung humahanap sa kanya. Yun lang naman eh. Yun lang naman ang gusto ng Diyos eh. Madagdag na yung gusto niya, mag-multiply siya. Hindi nyo napapansin nung hindi kayo si Eva at si Adan ang sabi ng Panginoon sa lalaki. You multiply. Magpakarami kayo. Sa mga hayop, sinabi niya, you multiply. Yun ang kalooban ng Ama, mag-multiply siya. Kaya ang una niyang ipinanganak, ang Panginoong Jesus. Kaya siya yung panganay ng mga panganay. Tapos ipinanganak niya rin tayo. Kaya magkakapatid tayong lahat. At ang ating panganay, ang Panginoong Jesus. So malapit na ma-realize to na dumami na yung Ama. Magsasama-sama na ang lahat ng anak niya sa langit. Kakaroon ng reunion, ng gathering doon sa langit at malapit na ito mga kapatid. Sapagkat pag naipaghanda na tayo ng titirhan natin doon sa langit, pabababain na ang Panginoong Jesus. Kaya tuloy lang tayo sa panalangin para sa buong mundo, para sa mga anak niya na ililigtas niya, sa lahat ng mga opisyales ng bawat bansa, lalo na Pilipinas, hanggat hindi natatapos ng pakikipaglaban natin mga kapatid. Hindi tayo titigil ng panalangin, pagsunod sa Diyos at pagpapakabanan. At nakakatiyak tayo na ang masaganang pagpapala ay pagkakaloob ng Ama sa atin. Kaya pinagpapala ko kayo lahat mga kapatid. Spiritually, physically, materially, I bless you all in the mighty name of Jesus Christ. Amen.